welcome to Correct Ka Dyan. Good afternoon mga kapamilya. At good morning sa ating mga kapamilya dyan sa North America at sa Europe. At good night naman para sa mga kapamilya natin sa Middle East. Ito nga po, Correct Ka Dyan. Your newest and sweetest online showbiz stopover na mag-aatid sa inyo ng mga pinaka-push na showbiz news. Lahat correct at malakas ang tama. Powered by push.com.ph. Dito po sa ABS-CBN official entertainment website and news site. Ayan, eto na. This is it na. Ano ba mga mangyayari ngayong araw na ito? Wednesday, Manila time. Anong date ba ngayon? March 11 ng bonggang-bongga. Siyempre, meron akong one-sweet day with the one and only megastar ni Sharon Cuneta na nagbabalik ka pamilya. At meron din po tayong, may personal, ayan. Kaya exclusive yung kasi personal ko eh. Siyempre, phone ko ang may gawa, ayan eh. Aking personal coverage ng Just Julia, yan po ang 18th birthday celebration ni Miss Julia Barreto na nangyari lamang kagabi, abangan po ninyo yan. At meron na akong makakasama, siya na ang umaatak sa lahat ng mga showbiz gathering, showbiz events, di ba? Siya na talaga, ang bonga-bonga. Siya na, di ba, may tatawag na it girl. Itong aking kasama, it siya talaga. Yan po, si Atapang Etchoserang Frag. Abangan po ninyo yan mamaya. At meron tayong siyempre yung live guest sa ating John on One. Ang, tinuit ko, tsaka in-Instagram ko, Prince of R&B. R&B King na pala siya ngayon. Wow, I love it. Siya po mga kasama natin live dito lang sa Correct Ka Dyan. Oh, good afternoon pala sa Middle East. Pasensya naman, ayan. Uy, yung nga mga taga Abu Dhabi, tatlong beses na, tinweet ko na nga kanina, tatlong tao na po ang nagsasabi na ako daw po ay nag-show sa Abu Dhabi recently. So, hindi ko alam kung last year yun, pero when you say recently, parang this year lang, di ba? Nauna na si Julia Clarete, tapos may isang guy sa Baguio, I was there last weekend, at kagabi, isa sa mga bisita na sa dibo ni Julia na parang yun nga, namindo ako nung friend nila sa Abu Dhabi. So curious na ako sa mga kapamilya natin sa Abu Dhabi. Sino ba dyan ang nag-show recently na kapangalan ko or kamukha ko? Please, itweet nyo ako sa Correct Ka Dyan. O kaya i-post sa Instagram ko at Correct Ka Dyan din po yan. Samantala, eto na. Yung mga may katanungan at ayan, mga gustong malaman ang mga latest showbiz balita tungkol sa kanila mga idolo. Excuse me po. At sa mga nakalag on ngayon dito sa push.com.ph/correctkadyan. Ayan. Diyan pwede kayo mag-comment dyan sa gilid na ating chat room or pwede nga kayo mag-tweet sa @correctkadyan ng inyong mga katanungan o inyong mga komento o kung ano mang reaksyon na nais ninyong iparating sa akin. Huwag pong mag-alala, huwag matakot, huwag malumbay. Gawin nyo na yan agad-agad. Samantala, eto na! Anong say mo dyan? Eto na. Ay, ano nga bang say ko? Sa ating anong say mo dyan, eto na po. Sino nga ba, bilang usong-uso ang love team, sino nga ba ang pinakaangat na love team ngayon? Ang Kim... Ayan pala! Ang Kim C, ni Kim Chua at si Yan Lim. Siyempre, ang Katniel ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel Padilla. Nandiyan din ang Jadine, James Reed at ni Nadine Lustre. At ang mainit-init pa na anong tawag sa kanya? Liz Quen. Di ba? Liz Quen. Ang Lisa Soberano and Enrique Hill Forevermore Love Team. So, mamaya, mabibigay po ako ng opinion ko tukol dyan. Kayo din, kung gusto ninyong, yung mga fans nitong apat na love team, sige na, mag-tweet na kayo at Correct Ka Dyan. O kaya, mag-post kayo dito sa aming chat room para malaman namin kung sino sa inyo. Kaya yung iba na walang, hindi fans ng apat na love team, para at least meron din tayong opinion na mula naman sa iba. Pwede rin ho kayong mag-comment kung sa palagay ninyo, sino ba ang pinakaangat na love team sa apat na nabanggit? Okay. Samantala, simulan na natin. Ito na po, ang Sweet 10 10 showbiz balita na pilit kong patatamisin. Unang balita. Uy, magiging close pa ba? Magiging close pa ba daw si Miss Judy Ann Santos at si Miss Chris Aquino?
Anong say mo dyan, Juday? Pasok, Mare. So after the texting, I greeted her nung birthday niya and she texted back naman. As you saw naman sa text, our friendship was never naman the deep kind of friendship eh. It was a warm friendship for both of us. I would co-host her show. It's ang open ng relationship namin ni Chris. And very professional. And I think iyon yung maganda kasi pareho kaming naging responsible bilang mga tao, naging responsable kami bilang magkaibigan. If you're gonna ask me if our friendship will be deeper, we can say, baka in the future, hindi ba? Pero wala pang time na nagkita kami or nagkasalubong kami. But I'm praying na if it happens, you know, yung it happened, wala na yun, ano na yun. There are so many lessons learned along the way and sabi nga nila, di ba, kapag ka talagang na-value mo ng husto yung isang tao, sa buhay mo, hindi mo siya makikitaan ng masama. O yun naman pala, maliit na bagay nga na may nangyari na yan. I think nagkaroon lang ng misunderstanding. At importante, nakapag-textan na sila. At kung di ako nagkakamali, finalo na ulit ni Miss Chris Aquino, si Juday sa kanyang Instagram. Ako, pinafollow ko silang dalawa. At gusto ko sinabi ni Maring Juday na hindi masama na maging ka-close mo ang isang tao. Diba? Kaya lang may tamang panahon. Tama nga naman yun. Ganun lang kasimple ang buhay. Samantala, uy, at number two, nakakaloka ito. Ang aking dalawang kaibigan, Miss Candy Pangilina at Miss Rufa May Quinto, nagpapatalbugan nga ba? Dahil may taraya na magaganap sa kanilang darating na show. Ano ito? Pasok, Candy. Miss Candy, totoo po ba na may patalbugan po kayo dito ni Miss Rufa? Yes, may patalbugan kami. Ako ang legal wife at siya naman the other woman. So doon, panoorin po niya March 13 and 14, Music Museum. Parang po nag-compliment po yung humor niyong dalawa on stage. Parang gano'n po kahirap or gano'n kadali na... Alam mo, kasi magkaibigan kami ni Rufa May eh. So, basta magkaibigan kayo, pagdating yung sa entablado, madali na yon. Hindi kinyo kailangan magsapawan. Actually, nagkakasuportahan pa kayo kasi magkakilala kayo. Oo, in fairness, magkaibigan yung dalawang yan. Ayan, yung pong show na yan ay ang For the Best Plus One. Kasama po ni Rufa May at ni Candy, si Ate Gay, at saka si Gladys Guevara. Ayan, yung plus one, kung di ako nagkakamalay, si Kim Idol at saka si Petit. So this weekend na po yan at the Music Museum, ang tickets ay mabibili sa lahat ng mga SM branches. Ayan, okay. Good luck sa inyo, guys. Manonood ako niya, kundi Friday, Saturday. Okay. At number three, Meg Imperial at JM De Guzman, may naudlot nga ba na pag-iibigan? Actually, narinig ko na nga ito eh, kasi parang di ba, parang nag-date na or nakita somewhere, pero akala ko naman tuloy na. Meg, ano nangyari? Hindi ka ba nanghihinayang? Si JM yun oh. Ano naman? Siguro, hindi naman agad makakalimutan yun. Ganyan talaga ang buhay, Meg. So, tama rin naman. At least, ano si JM na hindi pa siya ready para na mag-enter sa isang relasyon. Ngayon, nga naman. Galing sa Karimlan, dilim, si JM. So, mabuti mag-concentrate muna siya sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang career na surprisingly. Ha? In fairness kasi rito kay JM, nung hindi nag-manifest masyado sa kanyang trabaho, yung ano bang tawag doon? Nung mga panahon na siya'y nagbibisyo. Ayan. Okay. At saka siguro, ang masasabi ko lang dyan, Meg, si JM ay hindi mo tadhana. Nothing. At number four,
Oh, si Papa Richard Yap, may mensahe sa pinagdadaanan ngayon na mag-girlfriend, boyfriend na si Jody Santa Maria na kanyang leading lady noon sa Please Be Careful With My Heart at kay Jolo Reviria na ngayon ay infera sa kalabas na sa ospital. Get well soon, Jolo. Ano nga ba ang mensahe ni Papa Chen sa pinagdadaanan nilang dalawa? Let's watch this. I know that Jody is very strong in her faith with the Lord right now. So draw your strength from the Lord. Everything will be all right. And I hope that Jolo recovers very soon from his wound, and that he can also be stronger, so that he can get through all of this. That's everything that's happening to him right now. Nga pa ni Papa Chen, bagay ka, no? Richard Diop yung may bigo-bigote, no? In fairness. Maraming salamat. Napaka-sweet ng mensahe mo, Papa Chen. Mr. Richard Diop, kay Jody at kay Cholo. Samantala, from sweet to spicy. Yan. Papaka-dairy na nga aking kumaring si Miss Jolina Magdangal. Dahil nga, recently siya ay nag-cover sa isang magazine na may cleavage, di ba? So, tutuloy-tuloy mo. LHM na ba ang susunod? Jolina, anong sagot niya? Eto, oh. Nung ginawa ko yun, hindi ko inisip na magpapasexy ako dito. Hindi. Ang iniisip ko doon, high fashion siya. Pangalawa, hindi ako pababayaan ng photographer, ng makeup artist, ng hairstylist, at ng buong team nung gumawa nun. Kaya ako pumayag. And, hindi naman nila ako pinilit na kailangan nakalabas yung gano'n eh. Parang kasama sa outfit yun eh. Pero syempre, kung may mga outfit na alam ko naman hindi ko naman din kaya, hindi naman din ako papayag. Kaya nag-trust ako dun sa team talaga. And siguro nagkataon, parang sexy siya talaga. Pero basta nung ginawa ko yun, thankful lang ako na cover. O kaya parang yung spread. Why not, di ba? Sana kung bastos, eh hindi naman. So lahat ng ginagawa ko ngayon, assurance yon or parang isang sign yon na kaya kong gawin to. Ngayon, kung may makita pa kayong susunod pa doon, o baka yun, kaya ko na. Pero hanggat ganun pa lang, yun pa lang yung kaya ko. At saka wala namang masama. Hindi naman ano, ang kumbaga wholesome pa rin, sexy lang. Wala namang masama doon sa ginawa. At saka hello, baka akala nyo, bata pa si Jolina, no? Hindi na po, may asawa at anak na po yan. Kaya nga Jolina, hindi jupot pa. Kakaloka. Eto na. Eto pa, isa nakakaloka. Napapabayaan na nga ba ni Melay Cantiveros ang kanyang anak? Ngayon siya'y nagbabalik showbiz? Ay, oo nga, no, sila mag-asawa, balik showbiz, no? Sino nagbabatay sa bata, Melay? Tingnan ko nga. Gumagawa ako ng time, kagaya ngayon, bago ako umalis, pinaliguan ko na para makita niya na mama pa rin niya ako. Si Jason naman, bago matulog, si Mela, siya ang nagbabantay. At mabuti naman, at kilala kami ng anak. Ako talaga yung mama niya, kahit na nagbabanding sila ng yaya niya. Ako pa din yung mama, ako pa din yung mama niya. Sobrang happy pa rin niya pag umuwi kami. So, hindi namin kinakalimutan ang baby namin. First talaga ang baby namin. Pero ito, ginagawa naman namin ito para kay Amelia Luzil. Para sa kanya naman, hindi naman ito para sa amin. Tama nga naman yun. Ang pangalang baby, Amelia Luzil. Pag hindi nagtrabaho ang mommy, daddy, baan wala kang pang milk, ha? Kaya, okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. At ako, napakaswerte mo, baby. At parang masawig niya yung daddy niya, si Jason. Diba? Ang swerte-swerte yung bata. Yun lang. Ito pa. Ay, kung si baby, swerte, itong si Maxine parang malas daw sa love life. Oo nga. Nakailang boyfriend na ba si Maxine? Kasi nakipag-break na naman daw recently. So ano to, sunod-sunod? At ang balita ko, hindi daw umaabot ng isang taon. Nakipag-break na siya or nagbe-break na sila. Ano ba nangyari, Maxine? Tingnan ko nga. I want to find a person that I can have fun with and I can be myself with. Kasi yung mga dati parang hindi yata nila ma-take na masyadong strong yung personality ko. But I'm not saying na yes, hindi ko sinasabi na gano'n. Hindi ko rin sinasabi na sila lang yung mali or what. Ang masasabi ko lang talaga is I just haven't found the right guy that's very at
that's 100% compatible with me. Kasi kung tutuusin, acquired taste ako eh. Kailangan talaga anuhin mo ko, tanggapin mo ako ng buong mo. Hindi pwede yung magiging tayo tapos you'll try to change me. Hindi ko ka. I end up not being happy. So, yun. Tama rin naman. Hindi, tsaka mahirap yun. Yung galing ka sa 5 taon na relationship. So, yung susunod doon, may tendency ikukumpara mo eh. Mm-mm. Ako nga, minsan, ito, like yung kay Maxine, galing siya sa 5 years. Ako, minsan, galing lang ako sa 5 days. Yung susunod doon, parang nakukumpare ko na doon sa kasama ko sa 5 days. So mahirap talaga. So, naiintindihan ko naman si Maxine doon. Kaya tama ang ginawa ni Maxine na mag-career-career muna, di ba? Isa rin siya doon sa celebrity contestant sa ano, Your Face Sounds Familiar. Ayan. Okay. Ay, eto. This news sounds familiar. Carl Estrada, Vice Ganda, at Katniel fans. May tampuhan nga bang nagaganap? Anyway, nagsalita na po ang Queen Mother, pati na rin po ang Teen King Daniel Padilla tungkol sa isyong to. Narito po. Wala namang problema. Kasi andun nga ako sa birthday niya. Invited ako sa birthday. Tsaka masyadong mababaw yun para dun sa pinagsamahan namin at tsaka yung pagmamahal niya sa mga anak ko. Walang problema yun. Walang problema. Si DJ lang yun, sus ko. Sabi ko, punta mo na si Tito Vice mo, yakap-yakapin mo na dun at kung anong-ano. Ganun lang, diba? Siyempre, gusto namin humingi ng pasensya kay Vice. At nangyari yun. Pero kung ako lang, ayoko namang gawin yun kay Vice. Never kong may isip gawin yun kay Vice. So, tayong mga cast niya, mag-sorry tayo. Yun, parang sumama yata ang loob kasi ni Vice. Dahil may ilan ito. Ayan, kasi kachik ako ng mga iba mga Katniel fans. May ilang Katniel fans ang sumama yata ang loob dahil sa isang episode ng GGV, medyo maikli ang pinakita ng interview ni Vice doon sa Katniel. Kasi ano bang dahilan doon? May naka-GGV ba dyan? Overtime na kasi? Ganun ba yon? Bakit nga ba maikli or maraming guests? Pero alam ko naman, in fairness, di ba ini-air ng GGV yung ano, meron silang sariling YouTube channel, yung Uncut sa TFC, o doon yun na lamang panoodin. Dahil syempre, hindi lang naman kasi naman na angkat niya siguro yung guest na yon. At again, iilang Katniel fans lamang ang sumama ang loob na ito. Na yun nga, nag-react naman si Vice sa parang ano, parang hindi imbis na mag-thank you, sumama pa ang loob. Parang ganon, di ba? Okay. Yun, tungkol sa maikling interview, ito naman pagkahaba-haba na hindi na huna tapos. Dahil eto na, si Miss Gretchen Barreto ay pati na rin ng anak niya si Daniel, tama ba ako? Dominic ay hindi umattend ng debut ni Julia kagabi. Saan nga ba napunta itong si Gretchen? Gretchen, pasok! Hi, maalis ako tomorrow morning. First flight, nasa airport na ako, 5 in the morning. So, I have to celebrate with my daughter and my friends also. So, kasi meron kaming rule sa bahay na pag may nagbo-birthday, parang it's a month-long celebration. So, ewan ko kung anong klase yun, pero nakakapagod din pala. Saan ang destination, Gretchen? London! Ilang days ka doon? Gretchen, 2 weeks. London. Every month naman nandun ako. Ayun naman, kasi nadalami siguro yung anak niya. So, nataon kaya siguro hindi umaten. Pero di ba sabi ni Julia, invited lahat. So, invited. At saka nakita ko sa si Dominic, binati naman niya ang pinsan niya si Julia doon sa kanyang Instagram. Kaya silang dalawa lang yung wala doon. Kasi lahat ng mga Barretos nakita ko doon, pati iba pinsan-pinsan ni Julia nandun, sa pati yung mga apo, si mami at si daddy nandun ha. Mapapanood nyo mamaya ang aking personal and exclusive coverage ng Just Julia, yung debut niya kagabi. Social, no? Anyway, eto pa, nakakaloka. Nadine, naiilang din daw kay Catherine. O nga, kasi last week sinabi at inami naman ni Catherine Bernardo na siya ay medyo naiilang nga kaya na din dahil nga sa mga issue na bumabalot sa kanila at pati na rin sa ilang mga tao, especially mga fans na iniintriga ang dalawa. So ito naman po ang saloobin ni Nadine tungkol sa issue niyan. Very approachable naman kasi ako. I mean,
hindi naman ako, yun nga, kasi ako naman, sa akin naman, wala naman kaming issue eh. Wala naman akong issue sa kanya. So, okay sa akin kung i-introduce kami para at least, di ba, matigil na din yung ano. I don't have any negative, parang walang negativity na manggagaling sa akin talaga. So ako, very okay lang ako. Walang awkwardness, wala. Eto na. Kasi kahapon, ang dami-dami nag-tweet sa akin at nagko-comment sa aking Instagram sa correct at correct ka dyan na yung picture daw together ni Nadine at saka ni Kat na ito po ang naging problema. Napakalaki po nung venue. Maski ako, ang dami kong mga kaibigan na hindi ko nasalubong or nakita kagabi. No, nakikita ko na lang na, uy, nandito rin pala siya. Kasi nakikita ko sa mga Instagram posts or sa mga tweets. Mahirap eh. Pero ito, atin-atin lang to. Nag-exert naman po ako ng effort. Oh, inutusan ko si James Reed. Sabi ko, James, utang na loob. Kakilala mo ba si Catherine? Sabi niya, oo, lumapit nga daw siya. And he said hi kay Catherine siya, kay Daniel. Sa bakit hindi mo pa sinama si Nadine? Pakilala mo na. Eh, parang nung ang explanation ni James, nung nakita niya si Catherine at saka si Daniel, nasa CR naman si Nadine. So ang ending, wala pa rin pong nagpakilala sa kanilang dalawa na yun lang naman ang importante ata para kailangan may magpakilala sa kanilang dalawa para mawala na ka naman yung awkwardness kasi hindi sila magkakilala at all. Wala pang nagpapakilala sa kanila. Nag-attempt number 2 pa ako. Kinausap ko si Marisa Calao, executive producer namin sa Mirabella. Sabi ko, kilala mo ba yung batang si Nadine? Yung nga, kilala rin nga daw niya kasi nga gagawa na rin ng project dito sa ABS-CBN under Dreamscape. So, anak-anaka naman din ni Marisa, like me, si Julia. Sabi ko, utusan mo si Julia na ipakilala si Catherine at saka si Nadine para matapos na, by that time, umuwi na pala ito si Catherine. Ayun, so wala. Sa bakit maganda yung gano'n, ano? Yung di talaga sila magkakilala ever. O kalever lang yan ng mga kiss sa mga movie ni Sarah, yung never mangyayari, di ba? Parang gano'n. Yung isa, yung nagbabati na, parang teleserye, magkikita na biglang mahuhulog yung panyo, dadampute, baka nga to wala na yung isa. Gano'n. Hanggang sa tumanda sila, maganda yun, hindi na talaga sila magkakilala. So importante, nagsalita naman silang dalawa, hindi sila magkakilala, pero hindi din dun po sila magkaaway. Kaya huwag na natin isyuhan na silang dalawa, kasi lalong lumalala ang awkwardness. And I'm pretty sure, darating ang time na may tao magpapakilala sa kanila at mabibreak ang ice and they will live happily ever after. Alright. Anong susunod? Uy! Eto na ha, yung mga ibang nagtanong. May mapasa na tayo. Oo. Meron na tayo mababasa mga tanong dyan. Eto na, ang mga tanong. Mula kay Ren. Magkakateleserye po ba ulit si J.M. de Guzman? Mamaya sasagutin natin yan. At mula naman kay Jesse, totoo ba yung chismis na madidisban na ang Give Me 5? Ay, naku, may nabalitaan. Naku, late. Abangan niyo yung sagot ko. At mula naman kay Diana, bakit ang hiling magsando ni Robin ngayon? Magpapasexy na po ba siya? Ay, tinanong namin agad-agad si Robin tungkol dyan. Mula kay Karen_15, mag-focus na po ba si Joseph Marcos sa sino? Oo. Kasi may bago siyang group yung Harana. Sa regular sila sa ASA o may album sila? May album na ilulong. Ah, wow. Ako, abangan niyo yan. From Tine or Tine, wala nang ibang babae kay Rick, kundi si Liza. Ah, meron siyang comment. At ito na mga, Liz's Queen fan pala itong si Tine. Mula naman kay Inday, what do you think about Katniel's relationship status? About last year, DJ said they are exclusively dating. But now lately, they said they're just friends. What do you think, John? Oh my gosh, shape the baby. Sagutin natin yan later, alligator. Since, yan naman ang ating ano ngayon. Yan ang ating, anong say mo, John? So mamaya, sasagutin ko at bibigay ko ang opinion ko tungkol sa mga bagay-bagay na yan. Pati yung mga tanong na binasa ko, later, alligator. At sa iba pang mga mag-tweet, go! Sagutin natin yan lahat. Papatulan ko yan. Samantala sa mga suki na natin. Ayan yung mga nakalaban ngayon. Kasalukuyang nanonood. Sa live na correct ka dyan, eto na ang ating pushtahan. Yay! Ayan. Okay, ayun.
tulog. Ayan, naglumabas tuloy yung ating prize for today. Sa ating pustahan, ang tanong, ano ang sagot ni Robby Domingo sa intriga na nagdadalang tao di umano ang kanyang girlfriend na si Gretchen Ho? Wow. Is it letter A? Inamin niyang buntis si Gretchen? Or letter B? No! Itinanggi niyang buntis si Gretchen? Or letter C? Nag-walk out siya ng aming tanungin. So, pipili lang kayo ha. Is it letter A? Yes? Or B? No? Or C? Nag-walk out. Ganito lang po ang inyong gagawin. I-tweet lamang ang inyong pangalan. I-data ang location niyo ngayon na mismo. At yung letter of letter of choice niyo A, B, or C, kung ano sa palagay niyo. Di ba ang tanong natin yung reaction ni Robby, hindi yung kumbuntis nga ba si, ano, si Gretchen. Yan. So ano ang reaction ni Robby na tanongin kung buntis nga ba ang kanyang girlfriend na si Gretchen Ho? Inamin? B, deny, hindi totoo? Or letter C, nag-walk up? Importante, lagay niyo ang hashtag na pushtahan dahil kami po, dyan po kami pipili. Manilagay niyo ang hashtag na pushtahan kung sino ang mananalo sa ating pushtahan ngayong hapon na mananalo ang bonggang-bonggang. Ang tapos na nandun po, Android phone, Android phone, social. Tapos sabi ko nga, sa mga kakorek ka dyan natin, mangitay ng special, ano naman, gift pack or prize or kung something kay Robby. So again, name, age, location yung ngayon mismo, letter answer at hashtag pushtahan. At i-tweet lamang yan sa @korekkajan. Pamilya, nabitin ka ba sa Korek Ka Dyan? Mag-subscribe na sa ABS-CBN Entertainment para maging updated.